Sa ulo ng mga pangunahing balita, karagdagang 753,480 doses ng Pfizer dumating na sa bansa. Bigay trabaho inilunsad ng DPWH. Unang araw ng Alert Level 4 sa NCR, ininspeksyon ng MNDA. Usap tayo portal, isang paraan ng SSS para mas mapabilis ang bawat transaksyon. Magandang araw sa sambayan ng Pilipino, ito ang Euro TV News. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Catherine Landicho. At ako naman po si Vanessa Cleofas. Para sa detalye ng mga balita. Dumating na sa bansa ang mahigit sa 753,480 Pfizer vaccine na binili ng bansa sakay ng Air Hong Kong Aircraft. Sa pinakabagong shipment ng bakunang dumating sa bansa, 51,480 doses dito ay mapupunta sa Cebu, habang naka-schedule namang mapunta sa Davao ang 51,480. Ayon kay Saptar Shibasu, Economic Officer ng United States Embassy, ay binigyang diin ito ang matibay na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa paglaban sa COVID-19 virus. Dagdag pa ni Basu, patuloy lang ang suportang ibinibigay nila sa Pilipinas sa paghahatid ng mga bakuna para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, sinabi naman ni NTF Against COVID-19 Special Advisor, Dr. Chudoro Herbosa, na ang mga bakuna ay dadalhin sa Cavite, Laguna, Batangas at Pampanga habang ang iba naman ay ipapamahagi sa NCR. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nakatanggap na ng 57,547,610 doses na mga bakuna. Maaari nang makakuha ng trabaho ang libu-libong mga Pilipino matapos maglabas ang Department of Public Works and Highways or DPWH ng isang virtual job fair na bigay trabaho. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Mark Villar, ang job fair sa pakikipagsosyo ng department contractors nationwide ay kinonsepto upang magbigay ng local employment sa gitna ng pagdami ng nawawala ng trabaho nang dahil sa pandemya. Ngayong taon lamang tinatantya ng DPWH ang 1.6 milyon ng mga trabahong mabubuo mula sa pondong mahigit na 6 na bilyong piso. Maaari ring magpunta sa mga specific DPWH regional offices para sa mga oportunidad na trabaho sa kanilang lugar. Ang mga posibleng maaaring trabahong mapasukan ay engineer, carpenter, steelman, welder, scaffolder, electrician at pintor. Samantala, nag-inspeksyon ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pribadong establishmento o lungsod ng Mandaluyong at San Juan sa unang araw ng pagpapatupad ng Alert Level 4 sa National Capital Region o NCR. Pinangunahan ni MMDA Chairman Benhur Abalos kasama si San Juan City Mayor Francis Zamora kung saan nakatutok sa tresis ang pag-iikot na kinabibilangan ng closed spaces tulad ng restaurant, close contact tulad ng personal care services at crowded spaces tulad ng churches. Ito ay upang siguruhin na nasusunod ang ipinatutupad ng Interagency Task Force o IATF sa ilalim ng Alert Level 4. Kasabay ng pag-iinspeksyon ay naglagay din ang mga opisyal ng 100% fully vaccinated sticker sa entrance ng mga establishmento, katunayan na bakunado na ang mga empleyado. Gayunpaman ay pinapaalalahanan ni Abalos sa publiko na makipagtulungan at sundin ang mga patakarang ipinatutupad sa ilalim ng alert system at granular lockdown. Nang sa gayon ay maging matagumpay ang isinasagawang pilot testing sa NCR. Samantala, nagpapasalamat naman si Abalos at ang alkalde ng San Juan sa pagsisikap na ginagawa ng national government at IATF na unti-unting buksan ang ekonomiya ng bansa. Kasabay ng paggunita ng Social Security System or SSS, formal na inendorso nito ang Usap Tayo Portal. Ito ay binuo sa pagnanais ng SSS na mabigyan ng mga mamamayan ng mas madali at mabilis na akses sa mga impormasyon na may kinalaman sa naturang tanggapan. Maaring ma-access sa kanilang website ang naturang portal. Maglalaman ang naturang ticket ng iba't ibang katanungan o mga tulong na mga naisingi ng mga individual,
mga reklamo, papuri, suhestyon at maging rekomendasyon. Samantala, maaari namang ma-access ang knowledge base at facts section sa homepage ng Naturang Portal. Layunin naman ng SSS na mas mapaigting ang iba't ibang features ng Usap Tayo Portal, ang serbisyong hatid ng iba pang SSS Electronic Service Channel tulad ng may SSS Portal, SSS Mobile App, Text SSS at Self Service Express Terminals. Abangan, may pera sa basura. Ito ang pinatunayan ng alkalde ng Lipas City sa kanilang programang Trash to Cash. 6,000 set ng storybooks ipapamahagi ng QC sa mga kindergarten. Vaccination Center inilunsad ng NTF sa Primark Kasiglahan Center sa bayan ng Montalban. 100 fully vaccinated na empleyado sa Caloocan maaaring makatanggap ng fully vax certification. Trash to Cash. Ito ang programang sinimula ng alkalde ng Lipas City na si Mayor Eric Africa na layuning paghiwa-hiwalayin ang mga basura. Ang bawat basura na iniipon ng mga residente sa lalawigan ng Lipa ay may kaakibat na puntos na maaari nilang ipalit ng mga goods, groceries at appliances sa kani-kanilang barangay sa tindahan ni Aling Eva. Bukod sa maaari nilang maipalit ang kanilang mga naipong basura, ay makakatulong rin ito na mabawasan ang mga basura sa kanilang lugar. Tinutulungan rin ang programang ito na maging responsable ang kanilang mamamayan pagdating sa kalikasan. Sa programang ito ni Mayor Eric Africa, nagiging katuwang niya dito ang City Environment and Natural Resources Office, City Cooperatives Office at Lipenya Access. Mahigit 6,000 set ng storybooks para sa mga kindergarten. Inihatid na ng pamahalang lungsod ng Quezon City sa School Division's Office. Merong 12 storybooks kada set na maaaring gamitin ng mga magulang sa pagtuturo ng pagbabasa sa kanilang mga anak. Maigi rin sinuri ng City General Service Department or CGSD ang mga libro bago ito ipamahagi sa mga magulang ng bawat mag-aaral. Nakatakda rin imamahagi ng school supplies ang pamahalang lungsod sa mga mag-aral ng elementarya. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng National Task Force Against COVID-19 ang karagdagang vaccination center sa bayan ng Montalban. Ito ay upang mas mapabilis pa ang pagbabakuna sa mga residente doon. Sa pamamagitan nito ay inaasahan ng national government at lokal na pamahalaan na mas maraming mabigyan ng bakuna. Bukod sa residente ng Montalban ay maaari ring magpabakuna sa nasabing vaccination center ang karatigbayan nito. Dumalo sa nasabing aktibidad si former Governor Casimiro June Inares Duterte na siyang nanguna sa simbolikong pagbabakuna kasama si MMDA General Manager Jojo Garcia. Nirepresenta naman ni Barangay San Isidro Chairperson Karen May Garcia si Mayor Dennis Hernandez. Nagsimula ang pamahalang lungsod ng Caloocan ng pagbibigay ng fully vax certification para sa mga establishmento sa lungsod na 100 fully vaccinated na ang mga empleyado.
Katuwang ang business permit at licensing office, ginawaran ng sertipiko ang bawat establishmento na nakakumpleto at nakatanggap ng bakuna contra COVID-19. Batay sa alkalde ng lungsod na si Oscar Malapitan, ito ay isang inisyatibo ng lokal na pamahalaan na makatulong upang mahikayat ang lahat ng mga manggagawa sa mga establishmento na magpabakuna. Para naman sa mga nais mag-apply para sa fully vax certification, maaring makipag-ugnayan sa City Business Permit and Licensing Office. At para naman sa balitang abroad, bumagsak sa isang bundok ang eroplano sa Sao Paulo, Brazil, matapos ang ilang segundong pag-take off nito. Ayon sa investigasyon, nag-take off ang nasabing eroplano sa Pedro Morgante Municipal Airport nang bigla itong bumagsak sa bundok at sumabog. Hindi bababa sa 7 ang patay, kabilang ang mag-asawa at 3 nilang anak, kasama ang 2 piloto ng nasabing eroplano. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagbagsak nito. Kamakailan naman ay isa rin small Russian passenger plane ang bumagsak sa bundok ng southeastern Siberia na nagkaroon umano ng equipment failure. Para naman sa balitang sports, nalungkot ang ilang fans din na star spiker Aliza Valdez at setter na si Gia Morado matapos na hindi mapabilang ang mga ito sa lalaban sa national team sa Asian Women's Club Volleyball Championship sa Thailand sa susunod na buwan. Naniniwala ang consultant ng Philippine Women's Volleyball Team na si George Edson Souza de Brito na nabuo na nila ang malakas na team kahit wala ang 2 star player ng volleyball. Ang 2 team ay binubuo ng mga veterano at batang manlalaro na gagawa ng kanilang international debut sa senior level. Nagdesisyon din ang federation na magdagdag pa ng mga karagdagang players. Hindi rin nakakuha ang libero ng Metrogas na si Kat Arado na nakakuha ng Best Libero Award sa kakatapos lang na Premier Volleyball League. Ayon din kay Zuza de Brito, kinakailangan ito na mas bata at mas matangkad na manlalaro para sa Volleyball League. Formal naman na pinangalanan ng PNVF or Philippine National Volleyball Federation ang 16 na manlalaro sa isang women's national team poll matapos ang sinasagawang or matapos ang isinagawang conference ng PNVF. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming social media accounts, Your TV News on Facebook at YouTube. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Catherine Landicho. At ako naman po si Vanessa Cleofas. Sundan kami araw-araw para sa mas makabuluhang balita at impormasyon. Ito ang Euro TV News, sumasaludo sa bawat Pilipino.